Hello guys, this is Kuya Dong. Ngayon ay may pag-uusapan tayong isang misconception sa Bible, specifically or about sa creation, specifically about sa paglikha, paglalang ng Diyos sa hayop. May misconception kasi mga kaibigan na ang hayop daw ay linikha lang ng Diyos through words, sinalita lang niya at nagkaroon ng hayop. Gaya nga naman ng paglikha niya sa ibang creation dito sa mundo. Halimbawa, ang sabi ng Diyos, "Let there be light," at nagkaroon ng light. Ganyan din daw ang paglikha ng Diyos sa hayop. Ang sabi dito sa Genesis chapter 1, verse 24, "Let the earth bring forth the living creature according to its kind." So kung babasahin nga naman natin, ay parang ganun nga ang ibig sabihin na through words, nagkaroon ng hayop. Dito din sa chapter 1 ng Genesis, mga kaibigan, dyan din natin mababasa kung paano linikha ng Diyos ang tao. Dito sa verse 26, ang sabi, "Let us make man in our own image according to our likeness." So, alam nga, kung babasahin natin, pag-aaralan natin, mga kaibigan, ang Genesis chapter 1 is all about creation. The sequence, ang pagkasunod-sunod kung paano linikha ng Diyos ang sanlibutan. Dito sa chapter 2 naman, mga kaibigan, dito natin mababasa ang details kung paano linikha ng Diyos ang sanlibutan. Nabasa natin kanina sa verse 26 kung paano linikha ng Diyos ang tao. Ang sabi, "Let us make man in our own image." Pagdating dito sa verse sa chapter 2, mga kaibigan, lininaw ng Diyos ang details kung paano ginawa ng Diyos ang tao. Ang sabi, "And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." So, ang point mga kaibigan, dito pala sa chapter 2 is nandyan yung detalye kung paano linikha ng Diyos ang tao. Sa chapter 1 kasi, ulitin ko, nandyan yung pagkasunod-sunod. Pero sa chapter 2, nandyan yung details kasi ulitin ko, sabi sa chapter 1, "Let us make man in our own image." So, paano linikha ng Diyos? Nandito, nakasaad sa chapter 2. Sa chapter 1 ng Genesis, mga kaibigan, ang sabi dito, ulitin ko, sa verse 24, "Let the earth bring forth living creature according to its kind." So, kung babasahin nga naman natin, ay parang through words lang nga, mga kaibigan. "Let there be animals," at nagkaroon ng animals. Pero kung babasahin natin sa verse sa chapter 2, kung paano ang detalye ng paggawa ng Diyos sa hayop, dito sa verse 19, andito mga kaibigan, "Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that was its name." Ulitin ko, out of the ground. So, galing pala sa ground din, gaya ng tao, ang paglikha ng Diyos sa hayop. So, ibig sabihin, mga kaibigan, misconception lang pala natin na ang hayop ay linikha ng Diyos through words. According kasi sa chapter 2 ng Genesis, sa detalye kung paano linikha ng Diyos ang hayop, ay galing pala sa alikabok ng lupa or dust of the ground, gaya ng tao. So, may ibang verse pa ba tayong mababasa sa Bible na magsusupport sa binasa natin dito sa Genesis? Yes, mga kaibigan. Dito sa Psalms 104. Kung babasahin natin, or specifically dito sa Psalms 104, verse 29. Pero ang previous verses niyan, mga kaibigan, kung babasahin natin ang context, is pinag-uusapan dito, yung subject is all about animals. Halimbawa, may na-mention dito na goat, lions, cattle, birds, at marami pang mga hayop ang na-mention. Pagdating dito sa verse 29, mga kaibigan, sa chapter 104 ng Psalms, ang sabi, "You hide your face, they are troubled. You take away their breath, they die and return to their dust." So, bakit sinabing return to their dust, mga kaibigan? Kasi galing sila sa alikabok ng lupa. Return, ang ibig sabihin, galing sila doon. At marami pa tayong mababasa, mga kaibigan,
tungkol dito sa kung paano create ng Diyos ang lupa, ang hayop. Halimbawa, nandyan sa Ecclesiastes 3 verse 20, sinasabi din dyan na babalik ang hayop sa ground. Ano? So, galing din pala ang hayop, mga kaibigan, sa ground or sa lupa gaya ng tao. So, I hope, mga kaibigan, na na-clear up natin ngayong sa discussion natin ang ating misconception na ang hayop ay galing ang hayop ay through words lang create ng Diyos. Hindi pala ganun, mga kaibigan. Ang hayop ay create din ng Diyos galing sa alikabok ng lupa. According sa mga nabasa nating text nandiyan sa ulitin ko kung anong mga text diyan sa Genesis chapter 2 verse 19, Psalms 104 verse 29 at Ecclesiastes 3 verse 20 at marami pang mga Bible text, mga kaibigan, na mababasa natin na ang hayop ay galing sa alikabok ng lupa. I hope na clear up natin. This is Kuya Dong. God bless, mga kaibigan.